I just want to support yung sinabi ni Dr. Bartolome. Normally, we don't allow to video the doctors, especially them, because they want to protect them. Because alam nyo naman ang labanan ng pharma at saka ng natural, no? So, for so long, we didn't allow any video. But if you are responsible enough that to use it, not to allow it to be used against them, please be responsible. No? Kasi, like sila, kailangan ingatan natin sila dahil, guys, they sacrifice their time, they're better off to be in the hospital, di ba? And yun lang ang request namin. Ano? Yun lang ang request namin sa mga nagbibideo. So, once again, just to call on, we are very privileged tonight because we have the hypertensive specialist. In fact, he is the head of hypertensive department of Adventist Medical Center. Let's welcome Dr. Noel Bean Perry Bartolome. Palakpakan natin. So ano ba pag-usapan natin ngayon? Hypertension. Atoli, pag BP ba ng pasyente ay 140 per 100, high blood na ba yun? Yes. High blood na, di ba? Pero, nung gabi na yon, bago siya pumunta doon na pakuha ng blood pressure, nag-away sila ng biyenan niya. Kaya tumas yung blood pressure. Nang araw na yon, hinahabol siya ng Bombay, may utang sa Bombay. Kaya nag 140-100. Yun. Pero yung totoong high blood nga dito, pag ang BP mo is 140-100 no Monday, Tuesday 140-100, Wednesday 140-110, yung totoong high blood. Three consecutive times na iba-ibang time. Yun yung high blood. Yung once lang na nakita mo na high blood, hindi yun. Kasi minsan, yung sa amin doon, pagdating pa lang sa hospital, from tricycle, tatakbo, pa-BP agad. So, hindi pa napahinga yung pasyente. So, pag-BP mo, matas talaga. So, advantage sa akin yon kasi lahat ng high blood, once na high blood, akin lahat yun. Mamaya, bibigyan ko yun ng time na question-answer portion. Kasi doon sa amin, pag hospital na, isang tanong sa akin, 500. So, dito, libre. Okay, let's start. So, sa amin, ang classification ng hypertension ganito. Ang normal, mahirap abutin kasi less than 120 yung systolic, sa less than 80 yung diastolic. Ang hirap, di ba? Kailangan healthy ka para maabot mo yan. Pag pre-hypertension naman, 120 to 139 systolic and diastolic 80 to 89, pre-hypertension, malapit ka na mag-high blood. Stage 1 hypertension, 140 to 159, diastolic 90 to 99, yun ang stage 1 hypertension. Pero pag sa diabetic, 130 over 80, high blood ka na. 130-80 pag diabetic. Sa normal, 130-80, andyan pa lang tayo sa borderline. Okay? Pagdating mo ng stage 2, more than 160 and above, ano, more than 100 ng diastolic, stage 2 na, malapit ka na ma-stroke dyan. So, pag ang BP mo, 160 over 80, ang mataas yung systolic kaysa diastolic, isolated systolic hypertension. Mayroon pa tayong ibang hypertension, mayroon pag ang hypertension natin ay tinatawag na essential, pag wala itong pinanggalingan, hindi tumaas ang cholesterol, hindi mataas ang sugar, hindi mataas ang uric acid, tinatawag yan na essential or familial hypertension. Hereditary yun. Then, meron pa tayong tinatawag na resistant hypertension. Pag kami ang gumamit ng 2 to 3 drugs, more than 3 drugs, para pababain yung blood pressure, resistant hypertension. Yan. Sunod. Now, ano ang risk factors sa high blood? Number 1, hyperlipidemia, mataas ang cholesterol, triglycerides, obesity. Pag mataba ka, prone to high blood ka, cigarette smoking, alcoholic beverages, caffeine, then stress. Yun talaga maraming nag-heart-attack dito sa nag-high blood dahil sa stress. So ano ang clinical manifestations ng high blood? Baka sabihin nyo, lagi lang yun, nahilo, masakit ang batok. Ang pinakamarami na nakita namin, asymptomatic, walang simptoma. Kaya nga ticking time bomb. May pasyente ako kanina. Ang BP niya is 220 over 140. Walang naramdaman. Ay, grabe.
Kahapon ko pa yung na-admit, sabi ko, magpa-admit ka na kasi BP 180 over 110. Pinapirma ko. Kanina bumalik, 220 over 140. Ayun, napa-admit na. So, tiking time bomb ka talaga. Ngayon, meron daba na siya. Pagdating na ng about mga 200 na, Dok, nahilo na ako, mapa-admit na ako. Yan, kahapon ka pa dapat. Gumalik ka na dapat ngayon, nakalabas ka na. So, tapos, headache. Para number one na manifestation sa mga lahat ng high blood pumunta sa akin, masakit ng bato. Tsaka nahihilo. Okay, next. So, ano ngayon ang mga diagnostics na gagawin natin? Baka, pagpunta nyo sa amin, sabihin mo, ay, naku, napag-gastos naman pala. Ito din tawag na hypertensive panel. Ito lahat ang in-request natin. Lipid profile. Ano ba naman ang lipid profile? Mayroon daw total cholesterol, may LDL, HDL. Alam niyo na siguro kung ano yung bad cholesterol? LDL. LDL. Bakit? Lechon de leche. Ay, marais na. Rektor, tuto sa lindong yun. Oh, tapos, triglycerides. Batas sa triglycerides. Saan na nakukuha ang triglycerides? Ang cholesterol, alam natin, sa mga margarin, sa matataba. Pero yung triglycerides, saan? Masarap. Sa ginatan. Sino kumakain ng ginatan? Mataas sa triglycerides. Pizza. Pizza pie. Sino? Cheese. Ayun, number one. Number one, mataas triglycerides, cheese. Kahit normal ang cholesterol mo, pag mataas triglycerides mo, you are still prone to high blood and heart attack. So yun. Aside from that, red meat. Sino kumakain ng red meat? Baboy tsaka beef. Pwede ka chicken, white meat yan. So, yan ang una natin pinapakuha. Ang sunod, fasting blood sugar. Kasama yan sa hypertensive panel. Hypertension panel ang fasting blood sugar. So, paano natin malaman na ang pasyente mo ay diabetic? May tatlong P. Ano yung P na yun? Hindi yung piling-piling-pilikula, hindi yan. Number one is polyuria. Isang iian ng pasyente ng diabetic, kalahati o isang litro. Sino mga diabetic? Na experience? Ikaw, marami. Ang iian, isang iian. Ah, dati. Ang galing na siya. So, ano pa yung P? Another second is polydipsia. Madali silang uhawin. Then third, polyphagia, kain ng kain, hindi nabubusog. Na pang-apat, yung sugat nila, matagal gumaling. Okay? Ang sunod, creatinine. Saan kayo nakakita ng pasyente ng hemoglobin 7 ang BP 180-100? Diba yung sulipag anemika, puyat ka sa trabaho, dapat 90-60, mababa yung hemoglobin mo. Pero dito, 7 ang hemoglobin mo, ang BP mo 180-100. Saan mo nakikita yun? In patients with renal failure. Nakita mo? 7 ang hemoglobin, ang BP ay tataas. Bakit? Kasi wala silang erythropoietin. Yung mga renal failure, wala silang production ng erythropoietin na kataas ng red blood cell. Kaya, pag ang pasyente mo may problem sa kidney, either blood transfusion or erythropoietin. Yan ang binibigay. Para tumaas. Then, uric acid, kasama sa panel. Ngayon, dati, hindi alam kung bakit pag mataas sa uric acid mo, high blood ka. Ngayon, natuklasan mo, Friday lang may nag-lecture ng isang nephrologist. Nagulat kami, ito pala ang dahilan. Pag mataas sa uric acid mo, high blood ka kasi, pag mataas sa uric acid, nadideplete pala ang nitric oxide. Oh, grabe no? Kita ko, gandang ano to? Gandang market? Diba? Hyperuricemia na high blood. So, nadideplete siya. So, ano mangyayari pag wala yung nitric oxide? Di ba vasodilator yun? Mag-vasoconstrict siya, kaya tataas yung blood pressure. Aside from that, may lipolysis, may breakdown ng fats sa ito cholesterol and triglycerides. Kaya dadami. Okay? So, ngayon, ano ang komplikasyon ng high blood? Nako, nakakatakot.
Number one, stroke. Okay? So may tatlo tayong klaseng stroke. Alam mo na yan. Hindi yung backstroke, ha? Hindi yung butterfly. Number one is TIA. Transient ischemic attack. Ayun pasyente minsan, nanonood na siya ng TV, then after about 20 minutes, parang nag-slurred yung speech niya. O naman hindi yung isang parte ng katawan. Then after 20 minutes, nawala. So ginawa, pumunta sa isang doktor. Sabi ng doktor, ay, overfatigue. Pahinga ka lang. The following day, bumalik sa amin, giwi na yung bibig. Paralyze na. Kasi ang transient ischemic attack, pero na mild stroke, ay na-attack nito yung maliliit lang na blood vessel sa brain. Nung hindi naanggapan, hindi nabigyan ng aspilet, hindi napapahinga yung pasyente, hindi na-admit, naging thrombosis. So, nagkaroon ng blood clot. Kaya nung umalik sa amin, ngiwi na yung bibig, paralyzed, saka ganun lang sila. So, ano nangyari, ang stroke pala, hindi lang napakita mo na puro paralyzed. Minsan, may pasyenteng darating sa'yo na bulag. Walang nakikita. Isang pasyente ko na isang araw, nagdo-drive siya. Buti kasama niya yung brother niya. Sa kaganaan ng kanyang pagta-travel sa highway, biglang lang siya na-block up. Wala siya nakita. Sabi niya, brad, ikaw lang na mag-drive. Pagdating sa hospital, pinasitis ka namin, tinamaan niya yung hospital area, yun yung pinaka-center ng vision. Kaya, nabulag yung pasyente. Wala siya nakita. Minsan, the patient will come into you, aphasic. Walang hindi nagsasalita. Tinamaan pala yung broadcast area. Speech center. Ngayon, may isang pasyente, ang dami nang nag-take na ng CERC. Halos lahat nag-take na ng Cinarizine. Wala pa rin, hindi pa rin nawala yung kanyang hilo. Na pumunta sa amin, pinaganon lang namin, pronation, supination lang namin, hindi niya kaya gumanon. Puro ganon. So, kita namin na may problem yung cerebellum. So, minsan nagkaroon din ng finger tonus test na ginagamit namin. So, ginagawa na ipaturo ng ganun sa pasyente, yung kamay, sinusundan sa ilong. Kung ba ganun ka na pabalik-balik, hindi niya kaya. So, cerebellum affected. So, stroke, hindi lang basta ano, hindi lang basta paralysis na nakikita niyo. So, pwede siyang dizziness, pwede siyang bulag ng pasyente mo, pwede yung paralyzed. Depende sa area natin tamaan. Ito matindi. Pag bumutok yung ugat, no, hemorrhoids. Kasi minsan dito, minsan lang nabubuhay dito, pag, lalo na pag massive hemorrhoids. Except Cecil. Cecil Long lang yung nakasurvive. Mamaya manalaman mo, nagkaroon siya ng subarachnoid hemorrhoids. Ito yung pinaka-third na complicated, yung pinaka-ano na stroke, hemorrhoids, ang delikado dyan. Usually, end up kumatos na yung pasyente. Then, acute myocardial infarction. Ano ba ito? Ito yung frank heart attack. Isang pasyente minsan nagpunta sa'yo, sobrang sakit ng dibdib, parang inaapakan ng kabayo. Tapos, umabot sa balikat at pinapawisan ng malamig. Mga 30 minutes after, lagyan mo ng Isordil, saka pahingayin mo, wala. Ando pa rin yung chest pain. Ito yung heart attack. Pero sabi ng isang friend kong urologist, kung ang sakit ng sakit sa puso ay inaapakan ng kabayo, ang kanya daw, bato, inaapakan ng elepante. Mas matindi, no? So, pag may heart attack, yan, makita mo, ang kanyang characteristics ng chest pain, parang mabigat talaga. Kasi ang chest pain, di lang puro heart. Minsan, pag pleuritic chest pain galing sa pneumonia, pag hinga mong ganyan, may chest pain ka rin. Pero yung sa heart, iba talaga. So, frank heart attack. So, ngayon na. Pero tayo criteria para ma-diagnose yung acute myocardial infarction. Number one, yung characteristic chest pain niya na parang inaapakan. Then second, mayroon ka ST elevation sa ECG findings. At positive yung trope ice sa CPK-MP. So, 2 out of 3 na positive yun, acid talaga for MI. Kasi minsan sa emergency room, pumasok yung pasyente, may chest pain, mabigat, saka pinapawisan. Pero sa ECG, normal. Ginagawa na ibang residente, sir, pauwiin ko lang to, chest pain lang to, eh, wala namang normal naman yung ECG. Ay, huwag mo pauwiin yan. Totong ano yan, totong heart attack yan. After 6 hours, pag ulit namin ng ECG, ando na yung
is the elevation sa ECG. Kaya ang criteria, 2 out of 3. Okay? At saka delikado ang MI kasi barado agad. 90% agad ang barado sa coronary arteries. So not hypertensive nephrosclerosis. Tumataas yung blood pressure, then ang kidney naapektahan. Yun yung cause. Then, pwede ka magkaroon ng cardiac arrhythmias. Iba-iba yung tibok ng puso mo, bibilis. Kaya usually, yung mga patients na may MI, they died of cardiac arrhythmias. So high blood yun ang kanyang komplikasyon. Ang sunod, congestive heart failure. So paano natin malaman ang pasyente mo may, kung may renal failure, may congestive heart failure? Yung pasyente mo darating sa'yo, ang history, pag mahiga siya ng flat, nahihirapan siya. So 2 to 3 pillow or top niya. Dalawa o tatlong unan, marilip siya. Then, sa kalagitnaan ng ating gabi, mga 12 o'clock midnight, babangon na lang sa kanihirapan huminga. Paroxysmal nocturnal dyspnea. Pagdating sa emergency room, i-examine namin yung pasyente, pahigain. Galit na galit yung ano dito. Yung ugat dito. Pasin neck vein engorgement, kaya mataas yung pressure sa right side sa puso. Then itong kamay mo, pag pinahigay ang pasyente, lulubog ito sa paan niya. Kaya pitting edema ang tawag doon. Right-sided heart failure pa rin yun. So yan ang mga simptoma. Komplikasyon. Ngayon, paano natin i-treat yun? Number one, siyempre lifestyle pa rin. Mas high blood. Low salt, low fat, diet. Dietary supplements and hypertensive drugs. Okay? Next. Yon, ito yung original diet na binigay sa atin ng Panginoon. Genesis 1:29, grains, fruits, vegetables, nuts, and herbs. Yung talaga original. After the flood, ang pinakamataas sa Bible, 969, si Methuselah, di ba? 969. After the flood, kumain na ng karne yung tao. Yun. Ngayon, anong pinakababang lifespan? Sa Bible, 70. Ngayon nga eh, ang dami na ng high blood. Nakita ko ng high blood kahapon, 38 years old. Nag-stroke pa. Mapabata ng pabata. Okay? So, ito ang una nating pag-aralan mamaya na yung pinaka the best. Kaya ni Sunrise. Bako, may tanong ako sa inyo. Pag nakulong yung client ng attorney, ano klaseng attorney yun? Ha? Pag makulong? Nakulong. Bobo yung attorney. Eh, paano bang mamatay ang pasyente ng doktor? Ha? Mahina ang immune system, hindi yung doktor. Mahina ang immune system. Ano ba ang immune system? Yun yung defense ng katawan natin. Yun yung PC, ang ano natin, PNP sa katawan, yun Navy sa katawan. Kaya lahat ng anytime na magkaroon tayo ng infection, lalabas agad yun pag malakas ang ating immune system. So ngayon, ano ba yung two kinds of immunity sa immune system? Number one is humoral immunity. Yung body natin, yung B lymphocytes natin, it produce antibodies. So, pag may karoon nakita ng foreign protein sa katawan, lalabas yung B lymphocytes, lalabas yung antibodies para awayin yung foreign body. Yung second is cell mediated. Katulad nitong AIDS. Ano ba yung AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome. Ano ba nangyayari sa AIDS? Di ba number one ang yung AIDS? Ang Pilipinas, malapit na, ang dami na rin natin. Sa nung nag-rotate ako sa RITM before, kunti-kunti na yung AIDS, ngayon parami ng parami. So ano nangyayari sa AIDS patient? Wala silang T helper cells. Itong T helper cells, ito yung nag-represent sa natural killer cells para patayin yung AIDS virus, yung SIV virus. So, ang problema na walang T helper cells. Kaya, AIDS patient will die of infection, hindi yung sa AIDS mismo. Matay sila ng virus, viral infection or
pneumonia, pneumocystis carinii. Or pwede siya magkaroon ng TB, magkaroon ng cancer. Ito ang sunrise natin, a very unique product with high ORAC value. Ano po itong high ORAC value na sabi? Oxygen radical absorption capacitance. Ibig sabihin yung oxygen radical, ina-eradicate niya. Mataas yung ORAC value niya. Dahil mayroon siyang Alaskan blueberry, 80% yung sunrise natin, blueberry. So ano ba itong radicals, oxygen radicals? Saan ba ito nagagaling? Hindi tayo maka-avoid ng oxygen radicals kaya marami na mamatay. Number one, ihaw-ihaw. Saan ba yung ihaw-ihaw? Barbecue. Barbecue, basta grill. Sigurado yan, may oxygen radicals yan. Sunod, smoking. Then, pollution. Kaya may hirap iwasan. French fries, kasama din. So, oxygen radicals, French fries. Kaya killer nga eh. So, anong ginagawa ng oxygen radicals? Bakit tayo yung hihina? Ina-atake niyo yung part ng cell. Anong part ng cell ang ina-atake? Biology, students? Baka absent kayo dito. Ah, alam niyo ba anong part ng cell? Mitochondria. Okay? Ang mitochondria, yun yung powerhouse of the cell. Anong ginagawa ng mitochondria? It produces ATP. Adenosine triphosphate na nagproproduce ng energy. So, pag tinamaan ng oxygen radicals, ang cells, mahina talaga. Kasi walang ATP. Ang ginagawa nitong antioxidant, binabanatan niya yung oxygen radicals. Kaya antioxidant. Okay? 80% 12 Alaskan blueberry. Ang ginagawa nito, meron sa anthocyanin. Ano ba yung anthocyanin? Aside from 12 Alaskan blueberry, sa Pilipinas, ano mayroon? Guyabano. Okay? Ang guyabano, mataas din yung anthocyanin, pero ang sa atin, mas mataas. 3 to 5 times more than guyabano. Kaya ginagawa nito, sa Alaska, negative 50 degrees centigrade, ang lamig. But with, dahil sa pigment niya, blue pigment na anthocyanin, nakaka-thrive siya doon sa harsh environment na ganyan. So aside from that, dinagdagan pa ng company ng 20 herbs ang ating sunrise. Palabas natin. Ano ba yung mga herbs na yun? Ayan, white Alaskan blueberry, acai berry, concord grapes, maki berry, lahat ng berry-berry except berry-berry, lahat ng berry except berry-berry, ha? Aronia, mangosteen, aloe vera, pomegranate, raspberry, wildberry, kale. Sanad ba? May aswaganda. O, may ginseng. May amla, may broccoli, may green tea, pear, white grapes, peanuts. So, ano pang hanapin natin? Grabe. Sabi ko sa pasyente ko, pag ito ininom mo, ito ang matatanggap mo sa katawan mo. Okay. Pag mag-take ka na isang sachet ng sunrise, para kang kumain ng 100 mushrooms of zinc. Oh, 23 cups carrots na may folic acid. 8 apples of vitamin C, 7 cups green peas, riboflavin, 61 cups of avocado. Paano may ilagay? Ang dami nun. Pag binili mo lahat, ubos ang pera mo. Kaya doon sa isang sachet pa lang, yun na yung mabibigay. At sa lahat ng supplement, ito lang yung nakita ko na 100% bioavailability. Ibig sabihin, ibang supplement, na-absorb 20 to 30% lang. Sa atin, 100%. Kung ano yung ininom mo, yun na yung nutrient po sa katawan. So, ayan. Yung 1 ounce na yung isang ganun, sachet 1 ounce yan eh. So, equivalent 30 cc, 2 tablespoons, 6 tablespoons sa mga bata, and 600 tops. Okay. So, anong benefits ng Kiani Sunrise? Ako, na-try ko na to. Ang lakas ko sa basketball, pinagsabay ko sa nitric oxide, sa FX, grabe. Yung sabi niya, and I take ako noong linggo, isang sunrise, tapos 10 drops na nitro FX. Kaya 3 games, walang pagod. Grabe yung energy. Tapos, yung mga pasyente ko, mga ibang mga doctors pa nga eh.
I said, ayoko ng Dulcolax, ayoko ng Dofalac. Ano yung offer ko sa'yo? Ito lang, sunrise. Ay, yan na lang. Mas maganda pa. Natural. O, diba? Mga doctors mismo umayaw. Ayan ang Dofalac, ayan ang Dulcolax. Ayawan ko, ganun ng mga doctors. Magaling na mag-reseta kami. Pero kami, natural. Dok! Sabi sa akin, Dok, ba't ang galing mo pong reseta? Ba't ikaw di ka uminom ng gamot na resta mo sa akin? Ewan naman ako sakit. O diba? Ito lang yung sa akin, drops lang. Sa clinic ko, may nakaready talaga yung natural effects dyan sa clinic ko. Kasi once may high blood, pinapatakan ko yun. Wala na katapres, ito na ngayon. So, maganda yung digestion. Kaya pag constipated, ito ha. Tapos maganda rito, may pasyente ako, 200 pounder. Pinatake ko ng sunrise twice a day. After 2 weeks, bubalik 186. Wow. Oo, oh, di ba? Tapos, it will enhance joint flexibility. Ang number one nito, it will support your immune system. Yun talaga. Kasi pag may pasyente ako pneumonia, pag antibiotic lang, kulang. Pinadagdagan ko na ngayon, may regimen ako. Antibiotic plus retro FX plus sunrise. Pero pag hindi makatulog, pasyente, may sunset na rin. Oo, di ba? Pwede na rin package. Oh, ito na ang sunod natin. Sunset. Kung may sunrise, may sunset. Ito tinatawag na Grand Gold Award. Kasi yung una, yung nitrick ko, side natin, ano yan, Nobel Prize Award winner. Ito mga Grand Gold. Para hinambing ito sa lahat, lahat ng mga, tawag ito, lahat ng mga beverages, di ba number one dito, Cerveza Negra. Sa supplement siya, number one. Gold. Pinapalakpakan yung ganyan. Wala ganun. Nakikita ng supplement. Okay. Sunod, ang component ng ating sunset ay ganito. Mayroon tayong tinatawag na, sabi, Dok, ano ba talagang, bakit sikat yung sunset mo? Kasi lang doon sa hospital namin, sikat na lang yung aming product na sunset. Saan mo narinig? Ano ba talaga, bakit unique? Nagaling ito, sabi ko, sa Sakay Salmon. Galing ba ito? Saan galing salmon nyo, Dok? Alaska! Ah, grabe, layo ah. Kasi may mga omega-3 sa market, ang source na sa dagat. Yung sa atin saan? Sa river. Fresh water siya. Kaya sabi ko, ito naman ang ating fish oil omega-3, mayroon siya tayo astaxanthin. Yung kang nakita mo yung parang pigment niya na parang orange. Good for cardiovascular yun. Astaxanthin. So aside from that, mayroon siyang galing siya sa aswete. Saan naman galing aswete nyo, Dok? Sabi ko, di sa Pilipinas. Sa Amazon pa galing. Ah, grabe, layo. Kaya unique eh. Yung omega-3 sa Alaska. Yung anatocyte natin galing sa Amazon. Ang kagandahan nito sa tocotrienol natin, kung compared mo siya sa tocopherol ng mga Myra E, Neurogen E, kakaiba. Kasi i-compare mo sa structure, yung buntot nito ay short lang siya. Kaya maikaikot sa cells, maganda. Okay, mamaya ano natin. Meron siyang vitamin A. Saan magamit ang vitamin A? Sa mata, vision. Pag wala kang vitamin A, ano nangyari? Night vision. Kulang. Nyctalopia ang tawag doon. Then, may vitamin D. Saan, anong gamit ng vitamin D? Galing sa sunshine. Pero ginagawa ng vitamin D, ni-increase niya yung reabsorption ng calcium sa atin para patibayin yung mga buto. So, yun ang work ng vitamin D. So, anong benefit ng sunset? Helps maintain healthy cholesterol and blood sugar levels. Ang cholesterol pala, pababain niya rin. May pasyente ako napuntang Davao. 1 month siya doon. Nung bumalik siya, Dok, talagang ipopromote ko na yung ating sunset. Sabi ko, bakit? Nang nandun ako sa Davao, ang ginamit ko, Umacor. Alam mo yung Umacor? Ganun, omega-3 din yun. Nung bumalik sa Maynila,
pinakuha ko cholesterol niya tumaas. Nasa 7.2, ang normal 5.2. 7.2. Nang ginagamit niya yung sunset natin before, nasa 5.4, 5.2, nasa normal siya. Eh, medyo natupid ng konti. Sabi niya, sige, mas mura ata ito. Makor, ito na nagamitin ko. Nang bumalik siya, pinakuha ko ang taas. So ngayon, nakabalik ulit sa sunset. So ano pa? Blood sugar levels. Kung diabetic ka, napababa niya rin yung sugar. Then, improves cardiovascular health. Energy booster din siya. Supports the membranes. Next. Ito maganda, anti-inflammatory. Mayroon ako pasyente 80 years old. Pumunta sa akin, nakabaston. Binigyan ko ng trial pack for 1 week. After 1 week, bumalik sa akin, wala ng baston. Wala ng baston. Grabe. Anti-inflammatory, it will reduce inflammation by 90%. So lahat ng inflammation natin, cardiovascular, arthritis, asthma, COPD, puro inflammation lahat yan, kaya address lahat yan ng sunset. Lalo, balik. Sa bone health, osteoporosis, pag may edad na yung mabahayan nangyari, natithin na yung bones. Kailangan natin sunset sa osteoporosis. Then, faster healing of fracture. Mamaya, papakita ko sa inyo kung yung pasyente namin na nagkaroon ng fracture na dapat makalakad siya, inoperahan siya, nagkaroon siya ng complete fracture sa tibia fibula. Sabi ng doktor, makalakad ka after 7 months. Pero within 7 weeks, nakalakad yung pasyente. So ano pa ang health benefits ng sunset? Anti-cancer. Anong ginagawa ng sunset? Apoptosis. Ano ba apoptosis? Pinapaswisite niya yung cancer cells. Aside from that, anti-angiogenesis. Kinakatupan niya ng blood supply yung cancer cells. Kaya maganda sa cancer. Then anti-radiation. Lahat tayo ang gumagamit ng cellphone. So, pag may gamit tayo sunset, protected tayo sa radiation. Ito maganda. May pasyente ako, tatlo na gintry ko. Sabi ko, gumamit kayo ng sunset. Waiting for the selfie muna. Selfie muna kayo, take kayo ng sham, 333. After 4 days, mag-selfie ulit kayo, makikita nyo mawala rin girls nyo. Wow. Okay, try din lah. Maano yan, mga 50 to 60 years old yung pasyente. Talaga daw, ang ganda. Ang ginawa pala, dinagdagan pa. Yung sunrise, yung natitira, ininom, di ba? Yung natitira doon, kinuha pa, pinahit sa mukha. Lalo naging radiant skin. Sabi niya, ang ganda ng product mo, no? Nag-grow si chicks ako. Ah! Matindi, no? Tapos may isa akong pasyenteng magalitin. Lagi lang nagalit. Siguro, ng menopausal. Napilinaw ko ng sunset, tumahimik. Mabait na siya. Kasi masarap din yung tulog. Kinabukasan, pag-isig niya sa tulog, mabait. At saka ito maganda, promote passive mental health. So kung alam mo na, yung pamangkin ko sa Arman, may anak siya autistic. Within, sabi niya sa akin, Uncle, lahat ng supplement, binigay mo na sa akin. Wala pang candy before. Binigyan lahat, na-try ko na, nag-barley na ako, nag-C24-7, lahat, nag-goji juice, nag-use sana. Wala nangyari sa anak ko. Pero sabi niya, pag ito, ang anak ko gumaling dito, kakaririn ko talaga yan. Sabi niya, Uncle, wala kong pera. Oh, sige, sabi ni Dr. Robert, sige, libre lang. Bigyan namin. So, wait na 10 days, bumalik yung pamangkin ko, sabi niya, improve na yung anak ko. Ang ginagawa ng anak niya, every night, umiiyak lang yan. Or, umiiyak. Ganun lang, o tumatawa. Pero after 10 days, nakakausap niya yung mga friends niya. Oh, inaantay na daw siya doon. Pagdating niya, inaantay na siya ng anak niya. Before, hindi siya pinapansin pa walang mundo, ibang mundo na mga yun. Oo, di ba? Tapos, sabi ko sa pasyente ko, may problema pag mag-take ka ng sunset. Sabi niya, bakit dok? Malaala mo yung mga utang mo, tsaka may mga utang sa'yo.
Memory and answer. Sunod. Oh, yan. It will decrease inflammation by 90% according to Dr. Paul Davis. Sunod. So, ito na yun. Inflammation. Lahat-lahat. Dati sabi ko sa chronic diseases, ayan, Alzheimer's, Parkinson's, dementia, cardiovascular, diabetes, cancer, musculoskeletal, metabolic, lahat yan. Address lahat ng sunset. Basta may inflammation, sunset. Nagdagan mo ba ng nitric oxide? Matitindi. Okay. So, pero kailangan, dalawa lang yun, ano? Dagdagan natin ng isa. Ito yung pinaka-flagship product natin. Sa lecture ko, last week, 100 na senior citizen doon sa Las Piñas. Lecture ko, high blood lang. Ang ginto ko, ang nitric oxide lang. After that, nagpatakan na ng mata. Nang lumilaw na yung mata, ang dami na bumili. So, ito na yung pinaka-flagship natin. So, being a hypertension specialist, na-introduce sa akin ito ni Dr. Salindong nung ano year yun, ha? 2 years ago. Nung unang dumating, wala pa yung kiyadi dito sa Philippines. Sabi niya, pare, classmate kasi kami Dr. Salindong. Sabi niya, pare, may product ako nakita. Ano yung product mo? Kasi lahat ng product ko before, introduce ko rin sa kanya. So, palitan na kami. So, nakita siyang bago, kiyadi, introduce na sa akin. Sabi niya, kare, mas lamang ka sa akin kasi hypertension specialist ka, internist ka. Ako ngayon din ako nagpa-practice ng surgery. Ano na ako, integrative medicine? Ay, sabi mas maganda yung integrative. Ako ka na integrative na rin. Na kapalit katapres. Apa, okay. Pag ang BP mo 140-100, pagpatak sa dila ng 10 drops ng Kiani, ng Nitro FX, bababa yung pressure 130-80. Sabi ko, sige, masubukan nga. Kasi ako, hindi ako basta naniwala. Sabi ka, classmate ko pa nagsabi, talaga tetestingin ko yun sa clinic ko. So, ginawa ko, ang unang patient ko, yung head ng OPD namin, nurse. Sabi, Doc, sakit na ng bato ko yun. Anong BP mo? 140-100. So, ginawa ko, sige. Ang nurse ko buha, 140-100. Sige, patakan mo yan. Patakan mo yan ng matipid lang ako before eh. 5 drops lang. So, 5 drops na sublingual. Sabi ko, after 10 minutes, ulitin mo. Nanda ng BP nurse. Tagal. So, bakit ang problema? 130-80 daw. Ibig sabihin, kaya ng parang katapres pala ito. Sabi ng head namin ng OPD. Simula noon, pinapatakan ko na yung lahat ng pasyente. So, nangyari, si Cecil, na pasyente ko rin yan. Nagkaroon siya ng stroke. Mamaya ikwento ko lahat ang papya ng unang stroke niya. Ang unang stroke ni Cecil, tinawagan ako ni Pete, 4 o'clock in the morning. Umuungol na si Cecil. Sabi ko, anong BP? 200 over 120. Tsaka parang hindi na gumagalaw. Dahil mo lang sa hospital. Hindi pwede dito sa Pasay ka 30 minutes, baka mamatay na yan. So, anong mayroon ka? May katapres ka ba dyan? Eh, wala to. Sabi ko, naalala mo yung binigay ko sa'yo dati na nag-heart attack ka. Ipatak mo sa dila niya, 10 drops. Matapang na ako kasi marami na ako na-try. 10 drops dati, 5 drops lang. Conservative. Ngayon, 10 drops, gawin mo 10 drops. So, minatakan niya. Pagdating sa hospital, bumaba na yung BP niya. Kasi 240-120 pala yung una ni Cecil. Doon nag 200 or 100. Normal ka, Cecil, 180 to 200. Normal sa kanya, wala siyang randaman. Siya yung ticking time bomb kanina. Siya yun. So, ang ginawa, dumating sa hospital, gumising na Cecil. Kumanto siya. Now, about 30 minutes. Pagdating doon sa hospital, nagising siya kasi wala CT scan. Kinagalitan. Ano bang masing hospital to? Wala kayo CT scan. Transfer niya ako kay Dr. Bart. O ba? Nagising. Pagdating sa hospital namin, tulog ulit. Ngayon, pinatakan ko ulit. 10 drops. Mamaya, gumising. Dok, andito ka pala. Buti na lang, andito ka.
Ano nangyari sa'yo? Hindi ko malala. So, ang nangyari, after 3 days, kasi ang motor niya, zero. Hindi makagalaw yung kamay at sa paa. After 3 days, gumalaw. Then after 7 days, nakalabas na gulat ngayon rehab medicine sa yung neuro. Ano nangyari? 3 ugat ang putok sa kanya, CT scan. Ano nangyari? Bakit gumali ito bigla? Sabi ko sa neuro, pinatakan ko ng nitric oxide. Ano yan? Yan yung vasodilator, naka-increase ang oxygenation dun sa brain. O sige, lahat ng pasyente, patakan mo na. Lahat ng neuro, lahat ng stroke. Kaya lahat, simulan noon lahat ng stroke. Pinapatakan na namin marami. More than 20 na yung experience ko na stroke. Kaya panis lang yung stroke sa atin. Mayroong pasyente sa Bacolod, 1 month na kumatos. After 24 hours, binigyan ng triangle of health, nagising. Dokumentado yan. Rebecca Llanes, yung pamangkin ni Rebecca Llanes. Kaya titingnan nyo sa ano. Nag-testimony yan sa Bacolod, kasi nag-speak din ako sa Bacolod. Ang daming umattend, 87 people ang umattend. Nag-testimony si Rebecca, grabe ang palapakan doon. Ibig sabihin, grabe talang nitric oxide ang product natin. As hypertension specialist, kahit PCP ako, pinapaglaban ko rin yung license ko dito. Kasi lahat ng mga doktor sa amin, almost mga 20 na, sumasali na rin sa amin. So ito ang sinabi ni Inyaro. Dati, puro operation lang yung sa puso. Sabi niya, we can reverse cardiovascular damage when you take oxide. Kaya Nobel Prize Award winner. Ano ba yung Nobel Prize Award winner na nangyari? Ang una, X-ray. Ang nabigyan, X-ray, di ba? Sunod, penicillin. Third is insulin. Fourth is nitric oxide. After that, wala na. Baka may kasunod pa, pero ito yung ngayon latest. Ibig sabihin ng Nobel Prize Award winner, napakinabangan naman kayo nila isang tao. Kaya Nobel Prize Award winner. Okay? So sa akin experience, about 10 patients ko na yung, dahil mga usual patients namin, mga class B, class C lang naman, yung class A maka-afford ng bypass saka angioplasty. Ang patient ko na 10 na hindi maka-afford, although iba attorney, pero bago pa lang, attorney without law. Hindi ba nakapasa sa board? Attorney without bar. So ano nangyari? 10 na yung pasyente ko hindi na bypass. Wow. Nitro extreme yun, hindi FX. Mamaya na. Okay, sunod. Yan, ito yung health benefits ng nitric oxide. Vasodilator siya. Binubukan niya yung ugat. It dilates and relaxes blood vessels, which improves blood flow and prevent clotting. Same time, it decreases your blood pressure. Kasi vasodilator. It dissolves cholesterol plaques that clog the arteries. Improves digestion. Ano pa itong GERD? Ito yung isang pasyente ko. Maraming pasyente na ngayon na tinatawag na GERD. Gastroesophageal reflux disease. So nangyari ito, parang kakaroon ng heartburn. Parang umiinit. So manifestation nito ganito. Masakit yung sikmura nito, palaging bloated ang dyan. Yan yung GERD na tinatawag. So, nitric oxide, napakaganda sa GERD. Although mayroong bago ngayon ng gamot na Dexilant. Pero kinukumbine ko pa rin ng NitroFX pag may mga GERD. Kasi mahirap ang GERD. Pag umabot, pag puno ang tiyan mo yung tiyan, umabot sa likod, ang sakit. Diba? Tsaka pabalik-balik yung sakit na yon. Napagkamalan mo ito na parang heart attack minsan yung GERD. Okay, next. Okay. Idagdag ko yung migraine. Sino nagkaroon ng migraine? Dami. Saan nagaling yung migraine? Sa pagkain. O, mamaya. So, may pasyente ako isang araw. Ano yun? Saturday morning. Sa emergency room. Sabi ng intern ko, Sir, ako duty the time sa ER. Nabangit Dr. Part 1, the ER physician din ako. Sa Cascol physician din pala ako. Doon sa Cascol kanina nakita niya. So marami akong multitasking. So,
Sabi ng intern, sir, may doktor doon nagbubala. Ano ba si doktor? Consultant. Internist, sabi niya. Ayoko mapakita doon, kanina pa nagagalit. Sabi, sige ako. Sir, ano problema? Ay, Doc, yung pasyente ko, yung wife ko, internist din. Internist din yung wife niya, sa internist din siya. Sabi ko, pareho lang naman tayo. Sumakit yung ulo ng wife ko. Parang mabiyak, parang gumaganon. Grabe talaga, nagkaroon ng throbbing. Ang migraine, throbbing headache ang tawag doon. Parang pumipitik-pitik na ganyan. It's only one-sided. One side lang yon. Minsan yung iba nagkaroon ng aura, bago nagkaroon ng migraine, namamanhid mo na yung mga daliri nila. Bago mag-atake yung migraine. So, nangyari, sabi niya, nabigyan ko na ng constant. Siya na mismo nagawa. Binigyan ko na ng Tramal. Binigyan ko ng Celebrex. Nag-arbok siya pa ako. Wala pa rin. Ano ang ibibigyan ko? Sabi ko, sabi niya, ah, pa-CT-scan na natin wife ko. Sige, okay, go ahead. CT-scan. Mamaya, pinatakan ko yung wife niya. Pinatakan ko ng nitric oxide, 10. Tadila. Paglabas sa CT-scan, sabi niya dun sa wife niya, Mami, ikaw na lang magbasa ng CT scan kasi mas magaling ka sa akin. Binasa, normal na CT scan ko. O kabasta naman yung sakit ng ulo mo. Nawala na. Nawala. Sabi niya, saan ang binigay mo? Sabi niya, nitrik oxide, ito basahin mo. Di ba may book na white? Hindi mo, sabi niya, ito, bigay sa'yo yan, basahin mo yan. Sabi ko, Ma'am, siguro ang lakas mong kumain ng tsokolate. Sabi niya, Sir, 7 yung tsokolate sa bag ko. Tinignan ko, 7. Sa kami na lang ito, pamigay ko lang sa nurse. Oo, pinamigay ko sa nurse. Yan pala ang lakas na kumain sa tsokolate. So ano ang, kasi ang lahat ng itong tsokolate, yung cheese, tsaka red meat, may mga tyramine yun. So may tyramine ka, it will cause migraine. Oh, ang migraine triggered by stress, triggered ng puyat ka, tsaka yung lens ng pagganong-ganon sa disco lights, plus yung computers. So minsan, may mga pasyente na mas mahirap pag ganito, mitral valve prolapse syndrome. Yung pasyente, pupunta sa'yo, may chest pain na, may migraine pa, sumasabay, pumitik-pitik dito, pumapalpitik dito, grabe. Mitral valve prolapse syndrome ang tawag doon. Yung MVP, may kasang syndrome din ang tawag kasi may migraine din. O, akala mo yung sakit sa puso. Palpitations yan. Yan yung mitral valve prolapse. Maganda din yung nitric oxide na rin dyan. Ang pasyente mo pupunta sa'yo, nagpapalpitate or pag lumakad lang ng konti, nahihirapan huminga. Pag auscultate namin, marinig kami niyan, systolic leak ang tawag namin doon. So, marami. Intern pala ako, special din ako sa MVP. Kaya lang nakikita na, uy, may pasyente daw. Parang ano na yan, sira na yung ulo. Pagtingin ko, MVP lang yan. Anxiety reaction na yan, akala nila. Yan pala MVP na yung pasyente. Nang binigyan namin Enderal, bumaga na yung tipok na puso, okay na. Pero ngayon, pagdating ng nitric oxide, lahat na may migraine saka MVP, nitric oxide. Ayaw mo pa yun? May MVP ka, may migraine ka, nitric oxide lang katapat. 1 minute lang, may mga pasyente ako. Call center, migraine. 1 minute lang, pagdating sa akin, migraine. Labas mo, dila mo. Patakan ko, wala. Kaya sunod na araw, ang dami ko na pasyente may mga migraine. Dinala nila galing sa call center. Kada isa yun, may benta yun ay Nitro-FX. Ay, kung mga 7 yun ang pasyente, 7,000 din yun. O, di ba? O, maganda dito, wala side effect yung nitric oxide, pero may front effect. O, yan o. May front effect. Tsaka ito maganda, it inhibits HIV replication. Yung virus na, yung replication ng virus sa HIV, inhibit niya. Kaya may pasyente ako, may makikita niyo, pakita ko sa inyo. It also helps lower blood glucose. Pati sugar mo, bababa din sa nitric oxide. Then, it will increase your blood circulation. Kaya, no ulcers, no amputations.
Mayroon kami doktor na na-meet si Dr. Aziz from, Davao. Last week. Mayroon siya pasyente dapat putulin na yung paa. Within a month, nitric oxide lang ang ipatak niya, hindi na putol yung paa. Iba, next week, baka andito ipapakita sa inyo yung picture nun. July 8 baka siya yung speaker dito. Na-meet namin siya, homeopathic medicine, integrative medicine, pediatrician siya, pero na-integrative na rin. So, mayroon na kami ngayon mga doctors integrative. Dr. Bart, integrative na rin yan. Kaya, hindi lang pag sakit ng pasyente, back pain, bigyan mo ganun, Celebrex, inom, arcox siya. Ngayon, pag sumakit yung likod, physical therapy ka muna. O, mautosan na ethermika, saka magkaroon ka ng TENS. O, di ba? Integrative. Plus, pwede makuha, lagyan natin ng sunset, tsaka nitric oxide. O. Sunod. So, ito yung pang-battle nyo sa mga doctors. Kasi mayroon doctor doon sa GSIS. Ang dami pumunta, mayroon pumunta na ibang company, may Gochi Juice, may Yusana, mayroong barley. Sabi ng doktor, Extricton, doktor, may biochemistry ba yung produkto mo? Atras sila, wala silang biochemistry. Sabi ko, sir, sa amin mayroon. May biochemistry kami. So ano nangyayari? Yung nitric oxide namin, nitrate yan. Nanggaling ito sa noni extract. Nanggaling ito sa stem, sa fruits, sa roots. Yun. So nangyayari, nitrate yun. Pagdating sa dila, may mga bacteria dyan, it converts into nitrite NO2. NO3, naging NO2. Pagdating sa stomach natin, maging NO, nitric oxide. Kaya bubuka na yung ugat natin. Yun. Yan ang pambato niyo sa mga doctors. Ang product namin, mayroong biochemistry. Yung sa inyo, wala. Sa atin lang yung mayroon. Lahat ng supplement na hawakan na namin, ito na yung may biochemistry. Example, ang barley. Ano nangyari sa barley? Pag inom mo, wala. Doon lang. Diba? Ang Gucci juice, ano? Yung sana, ano? Walang masabi. Walang masabi. Tayo maraming masasabi ngayon. No? Diba? So, ito na yung extreme. Kaya, andito si Gunn, kailan mo darating si Gunn Baker? Nakita ko sa TV noong last month darating daw dito. Siya yung trainer ni na LeBron James, ni Kobe Bryant, saka yung galing ng mga NBA players. Nakita ko doon sa, di ba may video yan, Mon? Si Gunn Baker, lahat ng players niya bago mag-training, pinapatakan niya na ito extreme. May video yan eh. Tsaka mayroon pa yan, wala. Mayroon pa yung mga weightlifter na kung kaya mo ilang pounds, madudoble, matatriple, mapapadruple pag mag-take na ito extreme. At wali yung last, kaysa sa Montano pamangin ko. Nung nag-shooting siya ng itong taming na international film niya, na ito extreme ang ginamit niya kasi puyat ka sa gabi, di ba? Sabi niya, Angel, ginamit ko, hindi ko napapagod. Na ito extreme. Ako, mag-basketball ako, FX lang. Sa inyo, maganda dapat na ito extreme. Ang problema sa akin, ang lasa. Hindi ko kaya lasa nung na ito extreme kasi matapang. Na ito FX, okay lang sa akin. What if nag-extreme siguro ako, baka 10 games na. Buti lang, ito effects lang yun, 5 games. Paano ako na-extreme na ginamit ko? Kasi hindi ko kaya eh. So, anong diferensya ng nitro FX sa nitro extreme? Aside from having nitric oxide, maroon sa coenzyme Q. Ano ang Q10? Anong ginagawa nito? Ito yung increase yung ATP production, adenosine triphosphate, yung energy natin sa heart. So, mayroon ka pang tagabuka, mayroon ka pang baterya sa puso. Oh, aside from that, mayroon ka pang magnesium para pumping ng heart. Mamaya makikita ako sa dilated cardiomyopathy na natulungan ito. Then chromium, maganda din sa sugars, immune system, and niacin. Okay. So ito indication sa nitroxin, makita ko dun sa akin. Myocardial ischemia. Ano ba ito myocardial ischemia?
ang pasyente darating sa'yo, masakit ang dibdib. Pero, pwede siya mawala after napahinga niya yung pasyente. Ischemia yan. Mahina lang yung blood supply. Then, pag nilagyan mo ng isodel sa ilalim ng dila, na yung 5 milligrams, mawala niya yung chest pain mo. Yan yung ischemia. So, kaya ng nitro-extreme. Even FX, kaya na rin. Ang MI, may mga pasyente nga ako, sabi ko sa inyo, mayroon ako 10 patients na hindi na bypass. Hindi na angioplasty. Nitro-extreme na yung binigay ko. With mga pasyente may congestive heart failure kanina. May mga pasyente ako pag may congestive heart failure, although may mga Lasix, may mga Lanoxin, nilagdagan ko na extreme. Mas mabilis sila makarecover. Ngayon nakahiga sila. 2-3 pilo. Kinabukasan, flat na. Grabe. Matindi experience ko sa heter extreme. So, kung gusto mong healthy, so yan ang problema ng nitric oxide health benefits. Cardiovascular, respiratory tract, peripheral, central nervous, gastrointestinal, immunology, lahat yun. Ang ginagawa pala ng nitric oxide, kaya sinasabay ko sa patients with pneumonia, yung bacteria, ina-attake niya rin. Nagkaroon ng phagocytic action, kinakain ng phagocyte yung mga bacteria. Tine-trigger siya, stimulate siya nitric oxide para kainin yung mga bacteria na yun. Kaya pneumonia ngayon, may kasamang sunrise with nitric oxide. Mabilis makarecover. Kasi antibiotics, although nakaya. May patient ako, pinaka-last patient ko, meron siyang cellulitis. Namaga yung paa niya dahil parang kinamot lang niya yung pimple. Tapos namaga, na-infect. Tapos, nabigay ako ng antibiotic, dinagdagan ko yung nitric oxide plus siya plus 6 na sunset. After 3 days, pinaulit ko 12,000. From 29,000, 12,000. Tsaka kunti na lang yung maga. Usually, pag antibiotic kami na ganyan, after 3 days, paulit namin from 29 maging 20 or 18 lang yan. Ayun, 12,000. Tatlong patient ko na yung isa, ATP, may tonsillar abscess, gano'n din nangyari. Pinagsabay ko lang yung sunrise, sunset, tsaka yung nitro. Mabilis bumaba yung WBC count. So, lahat ng infection ngayon, sinasabayan ko na siya ng products natin. So, ang maganda dito, mas maganda talaga yung triangle of health. O, ba cases na? Meron tayong cases? Hindi, may mga kami cases. Wala na. Meron pa. Ito, 130,000 published clinical trials. Ito lang sabi ko sa inyo, usually lahat ng doctors pag ina to, tinanong kayo, may studies ba yung product nyo? Meron. Kami lang yung mayroon. Yung iba wala, house show lang yun, puro testimony. Sa amin, ito mayroon. Kaya sa amin, under of Garcin Dr. Apart, mga 25 doctors na yung under us, under sa kanya. Ako under sa kanya kasi nauna siya. Kasi bawal before yung mag-asawa, di ba? Oo. February lang ang umasok. Kaya diamond na siya. Nakatakot siya, ayaw mo. Ayaw ko mag-lecture before, baka ano mo naman sa PCP. Mahipit na yung ano namin. Talagang ayaw nila ng ano. Pero ngayon, marami na cardiologist, pulmo, nephro under us, mga neuro, believer na sa kanya. Kaya ipaglaban na namin. Kasi may clinical studies. So, ano yung kayani experience nyo? Ito yung kayani experience namin. Actually, malakas ang loob namin mag-reseta nito. 2 years na kasi na ginagamit yung product. At may mga protocols na kami na ginawa para sa iba-ibang sakit. Kung gusto nyo, tanongin nyo si Dr. Robert sa mga protocols later on. Okay? Ito yung unang case namin. Ito yung failing heart. 35-year-old male na non-hypertensive, came in for on and off difficult breathing. Hindi siya makalay ng flat, tsaka nagkaroon siya ng palpitations. Okay, next. So, pina-x-ray ko,
Ang laki ng puso. Ang normal na puso, dapat natin hanggang dito lang yun. Ang size, dapat ganun lang. Sa kanya, ang laki, oh. Enlarged globular heart with pulmonary congestion. Ibig sabihin, ang dami. Congested siya, puno ng tubig yan. Ang baga niya, puno ng tubig. Ayan, oh. Kaya galit na galit yung mga veins dyan. Tapos, meron pa siyang parang nagbabalot sa puso ng meron siyang pericardial effusion. May tubig siya doon sa nagbabalot sa puso. Ng covering ng puso natin. So, to the echo, dilated left ventricular dimension with severe global hypokinesia. Ibig sabihin ng severe global hypokinesia, hindi na gumagalaw ang heart. Tingnan mo, ejection fraction normal 55 to 75. Ejection fraction meaning yung systolic pumping ng puso, ang baba na. 21, 55, 75%. So, ito yung to the echo niya, April 26, 2015. Severe global hypokinesia. Binigyan namin siya ng nitro extreme after ilang days yun. May 9, after 10 days, April 26, naging mild na lang siya. Global, ibig sabihin, bumagalaw-galaw na yung puso. Our ejection fraction from 21, 46%, almost malapit na doon. 10 days pa lang yun. Nung bumalik siya sa akin last month, wala na, normal na yung pasyente. Maganda na. Ayaw niya na magpatuloy ko kasi maganda na yung pakiramdam niya. So, hindi ko siya napilit. Sabi niya, okay na yung uncle. Pamangin ko pala yun. Tama na yun kasi wala na akong pera. Pero maganda na yun. 46, eh, 1 month na ngayon. Tuloy-tuloy pa naman yung extreme ko. So, nakalakad na siya ng normal, saka makahiga na siya ng flat. So, wala na congestion, wala nang sakit sa puso. Okay. So, ito yung binigay namin. 10 drops, 3 times a day. Was off from home. After 2 days pala, nawala na sa oxygen. Kung na pagdating, hirap na hirap. So, 2 days after, yun, wala oxygen. After 5 days, improved. Discharge. Yan. 46% na. At saka, maganda dito para, doon sa unang to the echo niya, may pulmonary hypertension. Mahirap yun kasi mataas yung pressure mo doon sa pulmonary. Mahirap gamutin. Walang ibang makagamot doon pag may pulmonary hypertension except nitric oxide. Meron ako sa pasyente before nasa NKI siya. Almost mamatay na yung pasyente. Pumunta yung pasyente sa akin. Sabi niya, Dok, mayroon ka daw product. Bakit? Ano finding? May pulmonary hypertension daw. Sabi ko, ito maganda, nitro extreme. So within 2 hours, sabi niya, mamatay niya yung pasyente within 2 hours pag hindi natin bigyan. Sige, bigyan mo. Hinabol. After 4 hours, kumakain na yung pasyente. Ang lakas. Grabe. Kasi ang pulmonary hypertension, nitric oxide lang ang pambato. Doon, walang iba. Mahirap gamutin yan. Mamatay yung pasyente. Sa pedya o sa adult, mamatay yung pasyente by pulmonary hypertension na severe. Okay? Ito naman, attorney ito. Nagkaroon ng heart attack. Nag-chest pain, madali mapagod. Napina-ECG ko, anterolateral wall ischemia siya. Pero, the following ECG niya, MI, acute myocardial infarction. Kanilang positive yung CPKMB and TROP-I. So, sabi ng cardiologist, advice, dapat i-cavage ka o bypass kita. Sabi niya, sa ECG pa lang kita na namin 3 vessel occlusion. Tatlong ugat na yung barado. So next. So ito binigay namin, 10 drops, 3 times for 7 days. Next. So, napinangyugram namin, mild coronary artery disease. Mild lang. Sabi doon, tatlong ugat daw ang tinamaan, ang barado. Pero 10 days lang ng nitro extreme, ayan, mild. So ginawa, sabi ng Dr. Cardiologist, lifestyle and risk factor modifications lang. Huwag na siya mag-smoke. Kasi smoker. So, tapos stressful pa kasi attorney. So ang kaso mo muna ay ano mo muna yan. Ibigay mo muna sa iba. Okay, kayanin ka muna. Nag-member yun sa akin. Ang sunod naman ito, heart attack in the young. Ilang taon yun? 26. Nurse pa yun.
son of medical practitioner, had severe chest pain because of breathing. Ang pasyente na to, ang nurse na to, thin, payat siya. Ang hindi kumakain ng gulay. Inuubos niya ang eggs, 6 to 7 eggs per day. Tsaka lakas kumain ng karne. Beef and chicken. So March 11, nag-chest pain siya, di ba? Sa ECG, sabi ko na may ST segment elevation, ito, pag tumaas yung ST segment elevation, MI yan, sa amin, okay? Binigyan sa Netro FX 1.5 cc every 2 hours. March 12, sa ECG niya, MI. Kasi ang kanyang tracing doon, parang automatic yon na may nagre-read yung machine na yon. MI ang binasa. The next day yon. Pag March 16, andon pa may ST segment elevation pa rin, pero wala na chest pain. O hindi na sabi niya, Mami, mukhang magaling na ko. Sunod. March 17, ito yung naubos niya. Dalawang bottles ng 56cc na Nitro FX. Pinaulit na ECG, normal tracing. Oh, grabe. Yan. Dokumentado yan. Ito naman, case of a deadly sting. 25-year-old female with complaints of jealous plus skin. Nangitim na yung labi nito. Tsaka na numubula yung skin. Siguro kung may blood pressure pag binipi mo, 90/60 or 80/60 na. Anaphylactic shock ang tawag doon. Nakagat daw siya ng something, palagay ko scorpion yun. Ang kumagat sa kanya. Kaya ang bilis. Sinutoma niya ng anaphylactic shock dahil doon sa allergen sa sting ng scorpion. So, a few minutes after giving Netro FX 2cc, flash skin returned to normal. Was able to resume normal activities after. Wow. O, anaphylactic shock yun. Usually, na-admit namin, bilbigyan namin steroids para gumaling yung pasyente. Minsan, pag anaphylactic shock, hindi nag-response sa steroids, ipinifriend pa. Alam mo yung ipinifriend? Pag yung mabatay na yung tao, nagpa-pump, di ba? Bilbigyan namin ipinifriend para mabuhay. Kasi ipinifriend na increase your blood pressure at heart rate. Mare-revive yung tao pag nag-ipinifriend. Pag anaphylactic shock, ang drug of choice is ipinifriend. Hindi kaya na steroids yun. Tsaka ordinary antihistamines, hindi kaya. O ito na yung case of a brittle bones. Ito, pamangkin ko to. Sa Iloilo ito nangyari. Nadulas yung pasyente, may suffered multiple fractures. Complete fracture of long bones, tibia, and dito sa paa, tibia, and fibula. Below left knee and left ankle. Fracture distal half middle of the right long bone. Was linear fracture the right ankle. So, complete fracture yan. Ayan siya. Na-admit siya ang pasyente. August 27, na-operahan talaga to. Dahil fracture, hindi kaya gumutin yan. So, inoperahan, nakita na pamangking ko, tumabag sa akin. Sabi, Uncle, si Ate Bebet, na-fracture. Gusto ko matulungan. Pwede ba Nitro ang products? Sabi, sige. Binigyan siya Nitro FX 2cc 3 times a day. Sunrise 1cc 2 times a day. Sunset 3 capsules 3 times a day. So, siyam. Started rehab the next day. So, nag-rehab siya. August 30, 2015, 1 week after operation. Second day on rehab. Fourth day on Nitro FX, sunrise and sunset. No more swelling. And pain on standing position with left leg using 50% weight bearing on crutches. Naka-crutch na siya. Patients with hernia should use 10 to 20% of their weight bearing on crutches after 1 month. After 1 month pa dapat yun. 10 to 20% sa kanya, 50% na. So, mataas na yung weight na binibigay sa kanya. So, ayan siya. Wow. Mataas pa ba na siya dun sa hagdan? Nagka-crutches nun siya. Ayan. So, yung orthopedic surgeon yung mismo nakausap ko, si, ano makapal? Piliyado nun? Canonero. Dr. Canonero, sikat na orthopedic surgeon sa Iloilo. Sabi niya, Sir, pwede ba gamitin ko yung product nyo na binigay nyo sa pamangkin mo? Sabi ko, bakit?
Grabe, ayan o. Ang dapat, sabi niyang doktor, makalakad ka after 6 months, 7 weeks, nakalakad. Oh. Imposible yun. Nagulat siya. Sabi niya, akin na, mag-anonin, mag-sign up ko lang, tatay, ayaw ko i-sign up pang sarili ko, yung tatay ko lang sign up ko. So, kumuha siya ng ano ngayon, binibigyan niya sa mga pasyente niya. So, grabe. Nakita naman natin kanina, fracture. Panis ang fracture. Sa sunset, sa products arena. Ayan siya, ang ganda-ganda ng pamagin ko. Oh, ito na. Ito na, SIV cases, tatlo. Sa RITM, nag-rotate ako sa RITM way tagal na. Nag-rotate doon, second year ako doon, nag-rotate ako doon. Lahat na infectious cases nakita ko. Meningitis, TB, SIV. Lahat ng pasyente na pasokin ng SIV, nag-go-goggles kami lahat. Meron kaming salamin na ginagamit. Para kami mga astronaut. May cup pa dito, hanggang sa paa. Pati shoes namin covered pag pumasok sa HIV patient. Ang problema sa HIV, walang gamot talaga. Kahit anong gamot na invento ngayon, ang problema, nag-upper GI bleeding yung mga pasyente pag binigyan ng AZT doon sa HIV. So ito ang pasyente ko, pumasok, body weakness fever for mga almost 1 month na yung fever nila for the body weakness. Napikon, pinakuha ko ng CD4, ang baba, very low talaga yung kanyang value. Ibig sabihin mo, bababa ang CD4 mo, immune system mo, baksak. Hindi mo kaya. Kaya HIV na mamatay sa infection dahil mababa ang CD4. So binigyan ko ng Triangle of Health after 3 to 6 day, mark improvement. Yung isa doon, attorney din eh. Para ayaw niya na mag-practice. Pero after, yon, after 2 weeks, tumaas na yung CD4. Kaya sabi ng infectious consultant sa answer, tuloy mo lang for 1 to 2 months. Kasi after 1 to 2 months, pag tumaas at tumaas yan, lahat na pasyente sa RITM, San Lazaro, bigyan natin. Mahirap gamutin SIV. Dahil, marami yung pasyente nag-upper GI bleeding. Nagsusuka sila ng dugo, nagtatay ng dugo sa AZT. So, yung tatlong patient na yon, na binigyan ko ng kaya na yung triangle, improved talaga sila, pati sa D4. Kaya sabi ko, maganda na talaga. Ito na yung alternative natin ngayon. Ang kaya ni products natin ay bibigay sa patients with HIV. So, hindi na mahirap kumating ng HIV. Pwede tayo pambato dyan. So, ito na yung ticking time bomb na totoo. Di ba nalaman niya nag-stroke si Cecil before? Na-restroke ulit siya. Nagkaroon siyang severe headache, 240 over 120. Nawala siya ng malay, tinakbo sa nuhan ni Diyos. Ito naman si Pete, napaka-loyal sa akin. Ayaw ko dito sa nuhan ni Diyos, Dok, lipat kami dyan. O, dinipat. Sabi ko, okay. Nang pinasitiskan doon sa San Juan ni Diyos, subarachnoid hemorrhage secondary to rupture, aneurysm. Bira na bubuhay sa aneurysm. Talagang deadly yan. So, ang lesson sa atin pala, pagka magkaroon ka ng headache na once na happen sa life mo, na sobrang sakit, subarachnoid hemorrhage yan. Huwag mo baliwalain yan. Kasi mayroon ako pasyente before, na sabi, ay, tension headache lang yan, migraine headache lang yan. Pero 3 days na, grabe pa rin ang pain. Na nakita ko, pinasitiskan ko, ayun. Pinaangiogram namin, aneurysm. So, ano nangyari? Sabi ng neurosurgeon, within 48 hours, pag hindi ka pinaklip yung aneurysm mo, mamatay ka, mag-deteriorate ka, matutulog ka na lang. Yung asawa mo, sabi niya kay Pete. Sabi naman ni Pete, sabi ni Cecil, tiwala lang sakyan eh, Doc. Sabi niya kay Dr. Rivera yung neuro namin. Tiwala lang sakyan eh, kasi nabuhay na ako dito. Ngayon, alam ko, mabuhay pa rin ako. Ang problema, siyempre, financial din naman kaya. Mahal kaya yon. So sabi niya, tiwala lang sakyan eh, Doc. Sabi niya, Doc,
Pag hindi mo ako paggamitin ng Kiani products namin, hindi kita babayaran ng PF mo. So natakot ngayon sa Dr. Vera. Sabi niya, o sige, gamitin mo na lang yan. Pero gamitin mo pa rin yung products na yung binibigay namin. Okay, sige. So third hospital day, nag-seizures. Yung tawag doon? Basta seizures. Yung mata niya ay, hindi convulsion. Tumirik ang mata. Yun. Yan ang tamang term. Tumirik ang mata. Seizures. So ginawa namin, in-increase namin yung sunset niya from 9 to 15. So 5-5-5 na. On the 7th hospital day, nag-chest pain siya. Na nakita yung ECG, atrial fibrillation, hindi maganda yung pattern ng kanyang heartbeat. Irregular. Na tinignan namin, ECG may stay elevation, MI, positive tropi, positive speak MB. So MI siya. Ngayon, ang dilemma dito, bibigyan ba namin ng heparin? Kasi ang anticoagulant para ma-dissolve mo yung clot. Ang problema, may subarachnoid hemorrhage. Paano yan? So, yan ang dilemma namin dahil may subarachnoid hemorrhage yung pasyente, bibigyan mo anticoagulant, baka lalong puputok yung ang aneurysm doon. Pag hindi mo naman inagapan yung heart, mamatay naman siya ngayon sa acute myocardial infarction, sa heart attack. So sabi ng neuro, pag-isipan muna natin to. Ang nangyari, tinawagan ng anesthesia para mag-insert, hindi pa rin ma-insert yung dextrose. So ang ginawa, nag-kyani, 1cc every hour. Nagulat yung nurse, normal yung blood pressure. Grabe, namalang ka kanyan. So, ito amazing successful BP control, no hemorrhage in spite of heparin. Kahit ang heparin, nagulat ngayon yung neuro, grabe. Pati yung cardio, nagulat, sir, ano ba nangyayari dito? Sabi ko, basta nangyayari doon, pinagsabay-sabay yung Kiani products. So, ibig sabihin, na-control na rin yung palagay ko yung aneurysm, nag-resolve na rin siguro doon. Kasi, ito lang binigay namin. Tinisium natin yung Kiani products. Walang may pumutok na ugat. Walang chest pain. So, na-discharge siya after 14 days. Yan ang amazing. Time bomb talaga. Taking time bomb talaga. Kaya yung mga pasyente nito na high blood na walang naramdaman, kailangan na magpa-check up. Gawin yung hypertension panel na sinabi ko kanina. So ito pa, mas matindi. Kaya ni airplane experience of two internists. Ang una, ang aking consultant na boss ko. I'm 23 years in practice internist. Ito, 55 years in practice. Kalahati na lang practice ko. Believer sa Kiani. Nagdala sa bulsa ng Kiani. Pumuntang Amerika. So, sa kalagitan ng flight nila, may pasahero ng nosebleed. So, sabi ng piloto, any physician on board? I'm Dr. Martin. Binipin niya kasi Dr. Martin, mahigpit yan. Siya ang kumukuha ng blood pressure sa pasyente niya. Nang nag-rotate ako sa kanya kasi wala siya, punta ng Amerika, sabi, ikaw mo naman cover sa patient ko. Ikaw talaga ang kukuha ng blood pressure, huwag mo pagtiwala sa nurse yan. So, ganun sa kakaingat. So, siya nag-BP. Nag-BP, 180-110. Ngayon, pinataka niya ng NitroFX 10 drops. After 10 minutes, pinaulit, 140-90, walang nosebleed. Grabe. Ang sunod naman, yung isang cardiologist namin from St. Luke's, ito, isang ano to, malikot ito na, masyado ano to, maraming gustong gawin sa buhay. Nag-cardiologist, nag-intensivist, lahat ng pasyente sa St. Luke's na nasa ICU kanya. So habang tulog hanggang mag-iseng siya yun, siya yung doktor ang bubantay doon. So ang napunta siyang Amerika, kalagitan ng flight, yung piloto ng chest pain.
Yung pinaka-main pilot. Any physician on board? Siyempre niya, matay ka doon, airplane na yun. Sabi niya, I'm Dr. Linaw. So ngayon, Vice Mayor siya doon sa Pansa, Bicol. Aside from cardio disease, Vice Mayor pa siya. Sabi niya, mayroon akong dala dito. Wala akong katapres, pero mayroon akong Nitro FX. Pinatakan niya. After 3 minutes, walang chest pain. Lipat sila. Pero ang sikreto ton, ganito. Sabi na ano sa kanya, Sir, where's your clinic? I'm in Pasay. But if you go to Pasay, I introduce you to my doctor, to my mentor, kasi estudyante ko siya, Dr. Bartolome. Siya yung nabigay ng kiyani sa akin. So nangyari ganito, Dr. Linaw, isang araw sa cafeteria, pagod na pagod, siyempre, Vice Mayor, nag-ano siya. Nagkukumpanya. Pagdating ng pagod na pagod, naduling, nahilo. Sabi ko, Sir, nahilo ako, wala akong nakita, parang blackout. So, pinatakan ko. Natakan ko ng 10 drops. Mamaya, easy ka lang. Well, yeah, after 5 minutes, okay na siya. Karigin na siya sa, pwede ba ito? Akin na lang ito. Sabi ko, kaibigan lang kami binigay ko. Bago yung experience dito sa airplane, mayroon pala kaming surgeon na inoperahan niya siguro mga siyam kasi may medical mission. Every November pala, kami yung mga pasyente kayo, may libre kami operation doon. Sa Adventist Medical Center Manila, basta pa, schedule na, September pa lang, pa-schedule na kayo. Lahat, may merong thyroid. Anniversary kasi ng hospital namin, kaya may free operations kami doon. Pataka natin sa dila, sa nitric oxide to vasodilator. I believe sa natural yung doctor, nag-take siya, nawala ang chest pain. After ilang hours ng opera ulit, nakaabot pa ng 12 operations. Oh. So, kami, being a doctor, sa inyo, advice namin, huwag kayong matubili na may mga friends kayong doctor, introduce yung Kiani products. Sabi mo, ito, na-try na ito ng mga doctors namin. At saka ito, may published papers kami, may clinical studies kami. At saka with biochemistry itong product namin. So with that, ito yung end ng ko. May bibigyan ko kayo ng 5 minutes para may question answer portion tayo. Sabi ko kanina, pag sa hospital namin, isang tanong 500. Dito, libre mo na. Okay, sir. I was able to get one. Okay. First time is the intro. Shoot up a million blood pressure. Ano yun? Intro extreme or FX? Extreme. Ah! Ito. Shoot up and then when he went to his doctor, stop taking it. So ganito, ang sabi ni Dr. Burke, bago ka gumamit ng extreme for hypertension, dapat naka 2 weeks muna na Nitro FX yung patient. Kasi mag-level off na yun, kaya pwede ka na extreme after 2 weeks. Marami na kami experience sa Nitro Extreme sa hypertension, tumataas talaga blood pressure. Kaya the first 2 weeks, Nitro FX muna tayo. Hindi siya pure. Kasi maganda yung nitric oxide pure vasodilator. Okay. So, anong binigay mo? Okay. Actually, extreme pwede rin kasi meron siyang tinatawag na chromium. It will decrease your also your sugar. Pwede mo bigyan ng 10 drops 3 times a day. Nitro FX mo na. Tsaka, sabay mo ng sunset. Sunset, 3 capsules 2 times a day. Yun, bigyan mo nun. We have a friend sa USA. She's a lady friend, actually classmate to my wife before. She is suffering from stage 4 brain and lung cancer. I don't know if this is related to your practice, but
she doesn't want to undergo chemotherapy. How can our product help and what will be the dosage? Sa man, marami na rin kami yung cancer patients na na-handle. Pag cancer talaga, 9 to 15. 333 or 555. Then, pwede mo, pag walang diabetes, pwede maximize 3 times a day yung sunrise mo. Then, Nitro FX 10 drops 3 times a day. Yun yung dose mo. Nitro FX 3 times a day, na 10 drops. Tapos, pwede mo i-maximize na 3 times yung sunrise pag walang diabetes. Tapos, gawin mo siyam or 15 yung sunset natin. Okay. Makatulong yan. Maka-increase na immune system lang. Tatlo. Sabay mo. Ay, tatlo. Ang tatlo. Tsaka, doc, ask ko lang po si Dr. Martin Alfredo. Yes, Alfredo. Naging boss ko po siya. 7-day Adventist. Ah, yeah. He's a user of Kiani. From Manila Santario. Manila Santario. Pareho kami. Dati po siyang boss ng dalaga ako. Nawala sa akin yan. 55. Ako 23 years in Brazil. 55. Pero nagkakayani. Lahat ng pasyente niya nang bigyan ng... Nagkakayani sa May of Perosa. Meron sa Perosa. Yan. Boss ko po siya dati. Yun. Yun. Morning, tanghali, gabi. 10 drops, 3 times a day. 3 times a day. Sunrise, yeah. Diabetic nitric oxide and sunset lang. This one, if it, pwede mo dilute sa water. Ah, dilute mo lang siya. Hindi na diretso, kasi minsan, alam mo na, medyo matamis. Ang pancreatic cancer, yung kipit, ganun din binigyan ni Pit, 555. Si Dr. Pit Ong, yun yung husband ni Cecil, yung may sabado hemorrhage kanina. May patient siya na may pancreatic cancer ngayon, magaling na. Basta maximize lang, 555. Pati yung brother niya, mayroon ding, ayun din yan, may pancreatic cancer. Ah, may brother niya pala yun. Sa gallstone ba ba yung treatment? Sa gallstone, ang binibigyan namin doon, although may ruwakol, may apple cider, may sunset pa rin. 333. Leukemia. Actually, pwede mo rin gawin yung tatlo, yung 333. Yung sunset. Tsaka nitro, 3 times a day. Tsaka yung sunrise mo. Kaya immune system naman kailangan mo i-boost. Kaya twice a day. Sunrise, dalawa. Mayal, yan, napakaganda. Kasi yan yung case ni Dr. Nurin, Trinidad, fibromyalgia. 9 na sunset, twice a day na sunrise, 10 drops, 3 times a day. Mahirap gamutin yun, fibromyalgia. Ha? O, 13 years. O, si Brad Bond, mayroon, ano, may testimony about fibromyalgia. Patient niya yan. Si Doc Mo naman, Doc Mo. Yung tinatanong niya si Rhea. Si Rhea nakarinig na kay Rhea sa Luxen, diba, nung when she gave the testimony. 13 years siya na fibromyalgia. The reason why, binigyan siya ni... Ako si Doctor Ano rin, she doesn't believe in kaya. She refused to attend the RTD at the beginning. Tapos challenge siya, sinubukan niya sa UDMC Isabela, may 14-day comatose siya na hindi nagre-response. After 3 days kumising ang pasyente and after 3 days nag-start yung weaning off na natanggal yung ano. So, because of that, she tried it in the fibromyalgia na pasyente niya for so long. In fact, sinasabihan siya ng mga kasama ng doktor, tagal mo lang ginagamot niya, baka diyan na masira pangalan mo. Kaya lang she doesn't want to quit on the patient. Nung dumating sa kanya, magpapa-check up,
Sabi niya, dagdagan mo lang yung 1,000 mo ng 1,500. May bibigay ako sa'yo. Subukan natin to. Ayaw nung pasyente. Ayaw nung pasyente. Kasi sabi niya, okay na sa akin, i-check up ko lang ako. Anyway, I'm used to pain. Kasi ang fibromyalgia, hipan mo lang yan. Aray! Ganon kasakit yun. Diba? So, kaya lang, talagang gusto subukan ni Doktora Doreen. So, sabi nung ni Rhea, which is a nurse by profession, sabi niya, okay, doc, ganito na lang. I'm a nurse by profession. 13 years na akong pagod na, pan-38 doctors ka na sa akin. Sabi niya, ganito na lang. Dahil ako ay nurse by profession, 13 years na akong di nagtatrabaho, pag ako napagaling yan, mag-work ako as a volunteer clinical assistant in your clinic. Today, Rhea is the clinical assistant of Dr. Noreen Trinidad. Fibromyalgia. So, yun. Kaya pinano sa akin ni Doc. So, yun. Ito, huwag naman natin masyadong pagurin si Doc. No? Siguro, we will entertain how many questions, Mau? Ay, wala si Mau. Ariel, ilan pa? Five. Mga five pa? Sige. Ano prostate ko, Doc? Sa prostate, ano, sa BPH or... Maganda siya. Gawin mong anim na. No, 3 capsules 2 times a day yung sunset. Saka sunrise twice a day with nitroreflex. Panahon kami na improve na BPH. Pag may cancer, gawin mong siya more 15. Prostate cancer. Kasi yung PSA, bababa yun. May tatlo. They have four more. Yes, sir. Nastroke siya. Kapitin mo. Ibigyan mo siyang product. Yung triangle. Triangle. Yung nitroreflex na 10 drops 3 times a day. Twice a day mo yung sunrise. 3 capsules, 2 times a day mo yung sunset. Yan ang bibigay mo sa kanila. Okay, abang nag-iipon. I-maximize mo na. Gawin mo ng 1 cc 3 times a day. Example lang po sa autism. Nung time po kasi na na-discover namin na may autism yung anak ko, ang sabi po ng doktor sa amin, nung developmental pediatrician niya, sabi niya, your son will be my patient for life. Ganun ang sabi niya. And he will be, kumbaga, yung sakit niya hindi nakakahawa, pero walang kagalingan. Alam mo, pagkalabas namin, umiyak kami dalawa mag-asawa. Nakasmile kami dun sa doktor, pero paglabas, iyak kami. Sabi namin, anong pwedeng ibigay sa anak namin para maalis siya dito? Kasi ayaw naman namin habang buhay na maging ganun siya, then kami mamamatay na una. Ang panalangin ng isang tatay at nanay na may autistic na anak, kung mamamatay ang anak, o kung mamamatay man kami, mamatay na rin yung anak namin. Sabay na as much as possible. Yun po yung panalangin namin. We have tried a lot of products. The first product na pinatry sa amin, sabi ng doktor namin na yun, 24/7 magaling to. Ibigay mo. Nung binigay po namin, nung gabi, hyper, nagtatakbo. Tawa ng tawa, takbo talaga ng tawa. Sabi ko, wow, ano nangyari? Nakatulog kami, alas 4 na ng madaling araw. Sabi ko, mukha nga 24/7 na ito, walang tulogan. Sabi ko, ha? Ganito pala effect nun. Sabi naman ng isang friend ko, dahil yung friend ko na yon, ay siya po ay top notcher ng barley. Sante. Okay. Sorry. Sabi niya, maganda to. Sabi ko, bakit? Na-try mo sa anak mo, di ba pareho tayo ng anak? Hindi siya makasagot. Hindi talaga siya makasagot. Basta i-try mo. Again, ang result ganun pa rin hyper. Hindi namin siya makausap. Okay?
Ang pinaka-stunning pa nun, ganito yung experience ko. As a parent, gusto namin yung anak natin, pag uuwi ka, may sasalubong sa'yo at mag-hug at magkikis. Tama ba? For 7 years sa buhay ko po, walang sumasalubong sa akin pag umuwi ako. Pagdating ko pa sa bahay, ito yung kanyang car, yung toy car, nakabaliktad dyan sa floor at yung gulong ay papaikot-ikot for the whole day hanggang mapagod siya makatulog. Ganun po yung sakit na nararamdaman ko nung makita ko siya. Pagpasok ko pa, Mochi, 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 naka-20, 30 ka ng tawag, wala man lang kari-reaction. Kung magre-react siya, titingin sa'yo ng ganyan, tapos balik ulit. Ano, ang sakit nun. Ang sakit. Ito po nangyari sa amin. Nung namatay po yung mother-in-law ko, nag-close yung business namin, ang pharmaceutical business. Kasi kami nagdi-deliver ng gamot din sa generica, the generics pharmacy, whatever. Then, yung doktor na to, tumawag. Armand, punta ka dito sa bahay. Kung bakit kaya? Sigurado may business na naman itong bago. Yun yung nasa utak namin. Sige, pagbigyan namin, sabi namin ng wife ko. Dala-dala namin yung anak namin papunta doon sa bahay nila. Then basically, pagdating po doon, sabi sa akin, pirmahan mo to. Ba, may papel? Kayani? Pirmahan na kaagad? Sabi ko, teka lang, wala po kaming pera. Sabi kong ganun, unang ano, wala po kaming pera. Bakit? May sinabi kaming magbayad ka? Wala naman siya sinisingil. Sabi ko, hindi po ako mag-work dito kung hindi effective yan. Try mo! Wala talagang lusot eh. I-try mo. Bakit? Sabi niya, mahal rin namin yan eh, yung anak mo. Dahil apo namin siya. Ang nabigay po sa akin nun si Dr. Bartolome. Sabi niya, nagamit na namin to at marami ng experience kami dito. And I want it na matry mo sa anak mo at baka makatulong ito. Then basically, trinayin namin for 7 days sa kanya dire-diretso. Then after 10th day po, dumating yung father-in-law ko sa bahay. Kumatok, tumakbo yung anak ko, binuksan ang pintuan, hindi pa siya makapagsalita at ang sabi niya, hug. For the first time in my life, doon po ako nakakita na, wow, ang anak ko nakikipag- communicate na. Tinuloy-tuloy po namin yon. 2 weeks after, pag-uwi ko po, pagbukas na pagbukas ko po ng gate, may sumilip na muka doon sa bintana namin, may screen po yun, hindi ko alam kung sino. At biglang nawala. Hindi ko akalain na yung anak ko pala tumakbo at sumalubong sa akin. And for the first time in my life, umiyak po ako nun. Sabi ko, this product is very, very good. For sure, ang Panginoon nagpadala ng product na to para mabigyan po muli tayo ng hope. Alam ko po tayo, bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong problema. At karamihan sa atin, nawawala na tayo ng pag-asa sa buhay. Tama ko ba? Yes. And kami, nawalan kami ng pag-asa sa anak namin. But because of this product, pinagkalop sa atin ng Panginoon. And I'm sure, kung nangyari sa inyo na pabago po yung anak ko, sinabi ko na rin sa sarili ko at ng asawa ko, na kami po ay magiging ambassador ng Kayani. Yes. We will be an ambassador ng Kayani. Bakit? May nangyari sa anak namin. And to be honest, up to this date, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Bakit? In-enroll po namin yung anak namin sa SPED.
And after 3 days, yung kanyang teacher na manghapo sa kanya, ang dami niyang ginagawa doon na hindi na pang-autism. Like for example, may flag siya nakita doon na nandoon sa taas ng flag at may tali. Sa normal autistic child, hindi niya tatanggalin yun para ibaba yung flag. Karamihan doon, tinitignan lang nila. Samantalang yung anak ko daw, tumakbo doon, tinanggal niya, at alam niya kung paano pababain yung flag. And that is already a sign na almost normal na yung anak ko. At ito po yung pinaka-good news na nangyari sa amin. Kami mag-asawa. We are praying so hard. Lord, thank you very much for Kayani. Pero Lord, pwede bang pakisolve nyo rin yung tuition fee ng anak ko? Kasi ang SPED, kung sa States siguro, free yun. But dito, ang SPED is 110,000 po. So sabi ko, wow, saan ko kukunin yan? Diba? And basically, ito po, sabi ng teacher sa amin, sabi niya, Mami, kinausap, after 3 days, kinausap yung wife ko. Sabi niya, Mami, pwede ko bang yung anak nyo ay maging case study ko? Para at least maipakita natin sa lahat ng mga doctor, sa lahat ng mga OT, speech therapist, na kapag sinunod natin yung tamang diet na para sa kanila at may supplement na katulad nito at plus yung pinagsama nating OT, speech, and SPED ay kaya nating ibalik ang bata sa normal. And for that, sabi niya, and for that, eto po yung gagawin namin sa inyo. Kung tatanggapin niyo po yung anak niyo po by July, ay wala pong babayaran sa SPED niya. Sabi ko, hindi lang po yun. Sabi niya, ililibre rin namin kasi kailangan niyan magpa-check up uli sa developmental pedia para makita nila yung progress. Okay? So sabi niya, kung magpapa-check up po kayo, bibigyan na rin po namin kayo yung inyong pagpa-check up dun sa anak nyo, ililibre na rin po namin yun. So, thank you Lord, thank you very much. Because of the product ng Kayani. Okay? At ito pang good news. After that, binigyan kami ng free, ng dun sa tuition free niya, sabi niya, alam niyo Mami, yung baby nyo, si Mochi, hindi na yan dapat sa SPED eh. Kailangan niya maging kinder tune eh. Kasi doon talaga siya dapat na. Sabi, kaya dapat, turuan mo na yan, mapabilis magsalita. And for these past 2 weeks, alam niyo kung anong ginagawa lang namin? Tinatry lang po namin siya. Meron pong isang video doon na for the pronunciation, whatever. So everyday ko po, tinatry talaga turuan siya. And good news po, because of the product plus yung etong nangyayari na to, ngayon po, eto po yung sinasabi niya sa akin. Pag nagsasabi ko, I love you, Mochi, ang sagot niya lang sa akin ay ganito, napakasarap. I love you too, Daddy. Wow. Now, challenge ko po sa inyo, kung may nangyari sa baby ko, na nabago po yung buhay niya, and yung fear po namin na pag nawala kami, eh walang magta-take care doon sa anak namin. At kami po ay nabigyan ng hope ng Kayani doon sa anak namin, I'm sure you can be also an ambassador sa ibang tao na pwede nyo rin po silang bigyan ng pag-asa. Marami pong may sakit sa mundo ngayon na kailangan ng pag-asa. Kaya ngayong gabi po, I challenge everyone to be an ambassador of Kayani. Share po natin ang produkto natin. Dahil ito po yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na pwede natin i-share na hindi natin ikahihiya.
I'm sure God will also provide our finances. So thank you very much. I hope nasagot ko yung tanong mo. Dosage. Simple lang po yung dosage namin. At first, we have given him 3 soft gels, 3 times a day ng sunset. Once a shay of sunrise, 3 times a day. And Nitro FX. But we shifted it into Nitro Extreme. Bakit Nitro Extreme? Kasi may chromium po siya, may CoQ10 para sa brain also. And nung ginawa namin siyang extreme, mas naging cooperative siya at mas maganda yung kanyang eye contact sa amin. Ang dosage po na binibigay namin, hindi yung normal. Bakit po hindi normal? Kung sa normal people, it's 10 drops 3 times a day. Right? Na-discover po kasi namin, ang sakit ng isang autism, yung kanilang guts ay sira. Bakit po nasira? It's because meron po yan tinatawag na endothelial cells at may smooth muscles, karamihan ang nasa guts natin. Doon kasi po nagsastart yung absorption ng nutrients. Since merong gluten or whatever reason, nag-weak po yun, so every time nakakain po sila, 80% lang ng nutrients na kinakain nila ang nawo-waste. 20% lang po yung na-absorb ng system. Okay? So basically, if you give him maliit, kukonti, hindi po magiging, hindi siya sufficient sa need ng baby. That's why we are giving him at least 30 drops every 5 hours. Bakit po? Yes, extreme. Bakit po? Remember, ang nitric oxide, it has a direct contact with the endothelial cells na nagpo-produce ng nitric oxide. And yung nitric oxide po, may contact naman po siya doon sa smooth muscles. Ang nasa guts po natin, yung sa small intestines po natin, ay puro smooth muscles. Now, kapag na-bombard po siya ng nitric oxide, dahil buka-buka po yan, so lahat ng nutrients na malalaki pumapasok. Dahil supposedly, siya yung tagasala. Maliliit lang dapat yung filters nun para makapasok yung pwedeng kainin ng katawan. Unfortunately, dahil may gluten dyan or whatever, na-destroy ng antibiotics, whatever, nag-weaken po yun, nagbuka lahat. So kahit malalaking molecule ng protein, malalaking molecule ng sugar, ng fats, nakakapasok. That's why mapapansin nyo, kung malalaking molecule ng protein, prone to infection. Kung malalaking molecule ng sugar ang nakakapasok, yun po yung mahirap i-burn. Kaya nagiging hyper sila. Gets? So kung maibabalik yung smooth muscles na maging strong yung muscles na yun doon at mabago yung filters nun, maayos yun, ibig sabihin yung maliliit na molecules na kailangan na ng system niya ang makakapasok. So, kailangan natin i-high dose yung nitric oxide sa system niya. Dahil yun po yung pinakakulang sa kanila. And remember, ang isa pang problem nila, yung signal ng utak papunta sa lahat ng katawan, sira yun. Putol-putol. And the function of the nitric oxide is to connect all the signaling, kasi siya ang signaling molecule eh. So from electricity hanggang sa chemical, ibabalance niya lahat. Very good? Yes. Oh, galing talaga ng Panginoon. That's why we need to increase the nitric oxide inside the body, lalo na kung may autism. May sabi mo, wow, ang galing mo. Hindi po. Nag-research po kami mag-asawa. And we keep on researching and researching. Kung kayo po ay may ganitong problema, hindi po kayo masasabi lang na, ay, hanggang ganyan na lang anak ko. Please lang. That's why kami mag-asawa, we are eager to tell everybody that the Lord is so good. At binigyan tayo ng kayanin. Thank you very much. Mabibilis yung heart rate mo, taas yung blood pressure mo. So ginagawa itong nitric oxide, nakakatulong ito pag sa heart rate, sa blood pressure, nakakatulong ito.
Kasi it will yung ano ng it will deplete the iba naman na epinephrine sa katawan natin. Then same time, ito yung ginagamit ni Dr. Biljica doon sa Tagaytay. Lahat ng mga addicts doon, binibigyan ng Kayani products. Kaya no one time na nakita namin doon, parang robot maglakad yung mga pasyente. After 3 days na binigyan ng Kayani products, maganda niya yung paglalakad. Kaya nag-testimony siya, maganda yung Kayani products sa mga rehab patients. So, sino ang sasama ngayon sa July 28? Dapat marami tayo. Yes. Hindi lang kundi dapat marami tayong dala. Kaya once na ma-experience natin na doon mismo, gusto ko rin mag-meet yung formulator. Marami akong tanong doon. Kaya dapat ma-experience natin na kasama natin lahat sila. Ang mga kasama natin. Kaya nag-join kami ng Yani, hindi lang for the purpose na magkaroon ng magandang financial freedom, kundi ba share yung product sa lahat ng pasyente namin, sa lahat ng neighbors, sa mga aming mga relatives. Kaya, as a doctor, huwag kayong, kung may mga patients kayo, na may mga doktor kayo na makakilala, huwag kayong matubili i-prescribe, i-recommend, i-introduce sa doctors. Kaya ang sabi ko sa iyo kanina, is the only product na mayroong biochemistry, the only product na may maraming studies. Tsaka binabala namin license namin dito, although PCP ako, highest elite kano kami ng mga physicians. Dapat hindi namin pinapromote ito. Pero nung nakita namin yung studies niya, tsaka effect sa patients namin within 2 years. So we're proud to promote Kayani. Dapat ganun din yung sa inyo. Okay?